Ito na yung pipino natin mga master after 17 days. Ayan o. Nakikita nyo yung mga sanga na yan sa ilalim. Ito, mga sanga na to eh. Ayan. Pinakikita na rin akong bulaklak. Ayan o, pausli na. Yan ang mga bulaklak na maliliit. Oh, hindi na ako nagbalag kasi ano pa ito, maatraso pa, maabala ba ang pipino naman, kasi saglit lang to yung buhay nito mga master. So hindi lang kasi yan yung tanim natin, may iba pa tayong tanim. So, para magampanan natin lahat yung tanim. Yan, pinaano ko na lang. Papagapangin ko na lang dyan sa lupa. Ang presyo naman ng ano yan, bunga, kung halimbawa ibibenta, wala namang pinagkaiba doon sa may ano, balag tsaka sa walang balag. So, yun lang. Antay tayo ng mga ano pa ito. 2 linggo. Bunga na to mga master. Tapos ito, may napansin ako dito. Ito oh. Yung dahon niyan kumpara sa dahon nito, malayo yung itsura. Ito pag ganito, may ano yan mga master, may uod. Ang pamuksa ko sa uod, lanit lang. Tanggal yan sa lanit. Ito ah, pakita ko sa inyo kung saan yung uod. Ito yung ganito, kailangan agapan to kasi pwedeng ano to eh, pwedeng matuloy-tuloy na maging ganyan yung dahon hanggang sa mamara ako na to mga master. Pag namara ako na kasi wala na, ano na yan, paalo ka na dyan pag namara ako. Ito sa so may pinakatalbos, ayan o. Ito yung uod. Ayan yung uod. Ayan. Nakikita nyo ba yan? Yun. So, tanggalin na lang natin. Ayan. Tapos, tingnan ko ngayon ibang dahon na sa slope pa. Wala na. Nandoon lang. Yun lang yung nag-iisang uod niya. So, babalik pa yan sa ano? Babalik pa yan sa normal na dahon. Uod lang naman na naging ano niyan, sanhi, kaya nagkaganyan yung ano niyan, dahon. Yan o, tatangkad na. Almost, ano na to, isang talampakan na mahigit. 17 days. Yan o. Lapit ng bumunga to. Nga, 2 abono lang to, goods na to sa 2 abono. Ano na yan, bunga na. Hanggang mga ano na, matibas na. Ang ginagamit ko nga pala dito mga master, ang insecticide ko ay lanit. Walang sawang lanit. Tapos ang abono, triple 14, nagawa ng Philpos. Walang sawang triple 14. Ito sa ganito kalaki, ang iaabono ko dito, ano na to? Yung 1 litro. Babawasan ko lang ng kunti. Siguro 3/4 nun. Yun yung abono ko sa isang puno na ganito, pag ganito nakalaki. Nung una kasi nating abono nito, maliit pa talaga. Mga 3 days pa lang tumubo. Ang timpla nun ay 5 kilo. Inalo ko sa 200 liters na tubig, yung 1 drum. Tapos ang dilig ko, ang 1 litro, dinidilig ko sa 4 na puno. Yan, 4 na butas pala. Kasi ang 1 butas dito, 2 yung tanim. So, 4 na butas, katumbas ng
isang litrong ano, tubig na may abono. Tapos nung pangalawang abono ko, pang 15 days, yung isang litro, para sa dalawang butas lang. So, ganun yung adjustment ko pagdating sa application ng abono. Hindi ako nagme-maintain ng sukatan. Siyempre, hindi naman po pwede yan na lagi na lang maliit yung ano, yung konsumo ng tanim habang lumalaki. Lumalaki din yan. May nababasa lang ako dun sa ibang komento, puro lata ng sardinas. Ang lata ng sardinas, applicable lang yun pag maliliit pa. Pwede yun, pero pag mga ganito nakalalaki, nako, hindi ka makakapagpaganda ng tanim pag isang lata ng sardinas lang i-apply mo dyan. Ang isang lata ng sardinas, baka dito lang yan umabot sa dahon na to. Hindi na sumagad doon sa talbos. So, yan yung ano, yan yung ginagawa natin sa pag-apply ng abono ng mga master. Nasa ano lang naman to? 200 kabutas lang naman to. So, tingnan natin kung ilan yung kayang i-ano nito. Kayang i-harvest nito.